Okay, Brother Jando, handa ka na ba? Yes, handa na. Okay. Unang tanong. Kailan ginawa ang araw ng Sabat? Yun ay ginawa panahon pa sa Genesis, creation. Doon ginawa ang araw ng Sabat. Ito bang Sabat na ito ay ginawa para sa tao, yes or no? Ginawa siya sa mga Israelita. Ang tao na sinatukoy dyan ay ang mga Israelita. Okay. So, hindi ibig sabihin, hindi mo sinasangayunan na ang Sabat ay ginawa para sa tao? Ang sinabi ko na ang Israelita ay tao at binasa ko mga talata na sila ang binigyan ng Sabat. Next question. Okay. So, ibig sabihin sa Marcos 2:27, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, hindi mo ba ito pinaniwalaan? Ang sinabi ko, Israelita ang binigyan at ang Israelita ay tao. Kung ating iatras sa Marcos 2:24, Israelita ang kausap dyan. Next question. Ulitin ko, kailan uli ginawa ang Sabat? Ang ginawang Sabat na ginawa ay panahon pa ng Genesis. Ito ay ginawa. Sino ang tao noong ginawa ang Sabat? Sino ang tao sa paggawa ng araw ng Sabat? Sino ang mga taong nandun? Si Adan at Eva. Okay. So sa makatuwid, ginawa ang Sabat para sa tao sa panahon na si Adan at Eva pa lamang ang nilalang. Yes or no? No. Dahil ayon sa Deuteronomy 5:1-3, hindi ginawa ang tipan na ito sa ating mga ninuno. Ang ninunong tutukoy kasama si Adan at Eva doon. Next question. Okay. So, sa makatuwid, ginawa ang Sabat sa paglalang at ang mga tao ay si Adan at si Eva, ibig sabihin, si Adan at Eva ay hindi para sa Sabat na ito, Brother Jando. Yes, hindi sila kasama doon. Ayon sa Deuteronomy chapter 5 verses 1-3, hindi ginawa ang tipang ito sa ating mga ninuno, kundi sa ating nabubuhay ngayon. So hindi sila kasama si Adan at Eva dyan. Next question. Okay. Balikan natin ang Marcos 2:27. Sinabi ba roon na ginawa ang Sabat para sa Hudyo? Yes or no? No. Ang sabi doon, ginawa sa tao at ang taong binigyan ayon sa Exodo 16:29 ay mga Israelita. Next question. Okay. Specific ang tanong, Marcos 2:27. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ito ba'y nababasa o hindi nababasa? Iyan ay nababasa. At kung iatras mo sa 24, Israelita ang taong kausap dyan. At ayon sa Exodo 16:29, ang binigyan, Israelita. Next question. Next question. Sa makatuwid, ilang taon pa mula kay Adan hanggang kay Moises, ilang taon na wala palang nangilin ang Sabat samantalang may mga taon na noon, Mr. Jando? Yes, may mga taon noon at kung ilang taon man yon, hindi na yun ang ating topic. Pero ang sabi ni Moises kasi, hindi ginawa ang tipang ito sa ating mga ninuno. So hindi kasama si Adan at Eva doon. Next question. Mm-hmm. Ibig sabihin, 2,000 o 4,000 anyos na tiwangwang ang Sabat sapagkat ang tao pala ay hindi para sa Sabat. Mali. Ang Sabat ng ginawa yan ay hindi iniutos sa tao. Iniutos lang siya panahon ni na Moises. Next question. Okay. Paano inuutos sa Israel ang Sabat? Binasa ko na kanina, Exodo 20, versikulo 2 at 8. Sabi sa kanila, alalahanin ninyo na kayo ay naalipin sa Ehipto. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Okay. Sa Exodo 20, talatang 8. Paano inuutos ng Diyos ang tungkol sa Sabat? Para kanilang alalahanin na sila ay magpahinga sa ikapitong araw. At yun ang ating topic. At before sa kanila, walang ibang inutusan nun. Next question. Okay.
So, basahin ko lang ha. 20 talatang 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Paano inuutos Mr. John Doe? Ipaalala sa kanila ang araw ng Sabat upang kanilang ipangilin ayon sa talata. At ang kausap dyan, versikulo 2, yung inilabas sa lupain ng Ehipto. Next okay. question. Kung sinabing alalahanin, yan ba ay kauutos lang o dati nang mayroong Sabat na nakalimutan? Yes or no? No. Ang sabi ko kanina, Exodo 16:29, doon unang ibinigay ang Sabat. Wala ko. Yun, next question. Next question. Specific ang tanong, Mr. John Doe. Bakit ang utos ay alalahanin? Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, before Exodo 20, versikulo 2, ay ibinigay na. At yun ang binasa ko kanina, Exodo 16:29. Next question. Okay. So ngayon, si Abraham ay sumunod sa utos. Okay, basahin ko ha. Genesis 26, talatang 5, ang sabi nito. Okay, Genesis 26, talatang 5. Sabi rito, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. Hindi kaya inuutos na dito kay Abraham ang tungkol sa Sabat kung kaya pinapalaala na lang sa Israel? No, dahil salungat yan sa sinasabi sa Deuteronomy 5:1 na hindi yun binigay sa kanilang mga ninuno at si Abraham ay isa sa kanilang mga ninuno. Next question. Okay. So ngayon, sa bagong tipan, kanino ibinigay ang bagong tipan? Objection, moderator. Okay, time pause tayo. Ang aking objection, ang topic natin, Seventh Day Sabbath, iniutos Israel. Hindi namin topic kung kanino ibinigay ang bagong tipan. Okay, yun ang objection ni Brother John Doe. Brother Edwell, meron ka bang counter objection? Okay. May counter objection ako eh. Go ahead. Kasi ang tanong ko sa kanya, sa bagong tipan, kanino ibinigay ang Sabat? Okay, so ito po, no, magruruling ako. Yung topic po natin ngayon na pinag-uusapan ay patungkol po ito dito sa patutunayan ko na ang 70 Sabat ay doon lang inuutos sa Israel ayon sa Biblia at mga referensya. So, wala po tayong topic dito ngayon na tungkol sa, ito po ay dapat strict lang po tayo, no? Brother Edwell, pasensya na po ha. Strict lang po tayo ngayon sa kung ano po yung napag-usapan. So, I think you can reconstruct your question para po pumasok sa topic. Okay. Sige, wave ko ng time ko. Okay. Meron kang 2 minutes and 29 seconds. Confirm ko lang, wave na yung time. Yes. Okay.